everyone. Good evening. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, totoo ba to? Ang alin to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So ayun nga, may mga naglalabasan kasi ngayon na new format daw ng competition na Miss Universe Philippines. But ang tanong ko, totoo ba to? So yun, so hindi natin alam. Pero bago tayo pumunta dyan, may nagtanong sa akin sa Facebook ang isa sa mga kaibigan natin na si RG Villanueva. So ang tanong niya dito ay, hi Mama Sam, good afternoon. Tanong ko lang po, di ba wala pa pong nanalong Black Beauty sa Miss Universe Philippines at wala pa rin pong nanalong taga-Pilipinang Pilipinas sa Miss Universe Philippines. Sa tingin niyo po ba, sino po ba ang mananalo ngayong taon na to sa Miss Universe Philippines? Black Beauty or ang nanggaling sa Pilipinang Pilipinas? So yon, so ang ganda naman ng tanong niya, no? So ang tanatanong niya kung ang mananalo daw ba ngayong taon na to sa palagay ko ba ay galing sa Binibining Pilipinas or Black Beauty. So sa mga Black Beauty, syempre marami ang lumalaban ngayon, di ba? Nandiyan dyan syempre si Chelsea Manalo, si Miss Florida, andiyan dyan din syempre si Miss Iloilo, saka si Miss Quezon City. So, silang apat, sabi ko naman, ang mga Black Beauty candidates natin, talagang mga palaban at talagang ando doon na magagaling talaga sila. So, kung ako yung tatanungin mo, personally, gusto kong manalo, syempre, sana hanggat maaari ay Black Beauty din. Bakit naman hindi? Bakit hindi natin itry na ipadala sa Miss Universe ang Black Beauty? Kaya lang kasi hindi ko yan masagot talaga ng 100%. Kasi kahit gustuhin ko siya, kung hindi naman gusto ng organization, wala tayong magagawa doon. So ngayon, ang tinatanong ko dito, ang organization ba ay talagang radar ba nila or talagang ayun na ba talaga yung gusto nilang mangyari ngayon na magpadala sila ng Black Beauty? So hindi natin masasagot yan hanggat hindi natatapos ang Miss Universe Philippines. Sa tingin ko, pwede ang Black Beauty. Bakit hindi? Kasi wala pa naman, hindi pa naman natin natatry. At nandiyan dyan sila, may chance naman din silang manalo talaga. Lalo na magagaling ang ating pambato, di ba? And then, galing sa Binibining Pilipinas, sa totoo lang, sa ngayon, ang nakikita ko din ay mukhang galing sa Binibining Pilipinas yung pwedeng manalo ngayon. Kasi kung iisipin mo nga, wala pang nananalo from the Binibining Pilipinas. And then this year, 7 yung kandidata na lumalahok ngayon dyan at lahat sila talaga ay malalakas. Doon na lang sa 3 eh. Andiyan dyan si Miss Cebu, andiyan dyan si Atisa Manalo, andiyan dyan si Miss Taguig. Na lalo na si Atisa at saka si Taguig na talagang masasabi mong total package. Pwede din naman na galing na rin sa Miss Universe Philippines kasi si Victoria Velasquez Vincent nandiyan at talagang yung kanyang pagbabalik nakita naman natin na talagang total transformation at talagang handang-handa din siya makipagsabayan. For now talaga mahirap pa isipin kung sino ba talaga ang mananalo kasi marami pang event ang gagawin ang Miss Universe Philippines. So abangan natin kung sino nga ba ang papalo sa kanila kasi sa ngayon paiba-iba eh. Andiyan malakas si Alexi, andiyan malakas si Atisa, andiyan malakas si Taguig, andiyan yung mga baguhan na kandidata. So hindi pa talaga natin to ma-sure. So siguro babalikan ko yung question na to kapag nag-preliminary competition na yung talagang alam mong siguradong-sigurado ka na okay, ito ang susungkit ng corona, di ba? And then dito naman sa mga naglalabasan ng bagong format daw ng Miss Universe Philippines. Hindi ko lang alam guys kung totoo to ha, pero kung legit man to ay masasabi ko
imposible. Charot. So, hindi. Masasabi ko na maganda. Maganda yung magiging format kung tutuusin. Kasi talagang dadaan sa butas ng karayom. Ang sabi daw, top 22 daw ang kukunin. Alam nyo, sa totoo lang, ako, para sa akin, top 20 is enough. Top 22, it's too much. Diba? So, hindi ako agree doon na parang top 22. Ganun ba talaga kadami dapat? So, sabi ko nga, top 16 na. Okay na eh. Diba? Kasi yung top 16, doon at least talagang sinala talaga nila ng maigi yung kandidata. More than doon sa top 22 or top 20, parang nagdagdag pa kayo ng madami. Tapos yung iba naman, pinalusot lang ninyo dahil gusto lang ninyo. Mga ganon. Ako, mas gusto ko sa totoo lang, ang perfect na nabigin talaga ng cut ng kandidata ay top 16. Kasi pag top 16, ibig sabihin lahat yan salang-sala nila. Yes, maliit yung chance nung iba. Pero kasi kung talagang magaling ka talaga eh, uusag ka talaga dun sa unahan eh, di ba? So, ilalaglag mo yung iba. Kasi ang purpose nga dito ay maglaglagan tayo. It's a competition eh. So, matira-matibay. So, ganon. So, para sa akin, top 16 kesa sa top 22. Ang dami niya. Nakakaloka. So, next is magka-cut down ng evening gown. Top 16. So, para sa akin, mas maganda yung top 16 and then top 10. Kasi para sa evening gown. Kasi doon, talagang gagalingan talaga ng kandidata. Kasi iisipin nila, ayokong malaglag dito sa top, ano, diba, sa top 10. So, gusto kong makalusot. And then, parang feeling ko, mas maganda yung top 10, yung mag-evening gown. And then, sabing ganon, top 10 daw, dadaan daw sa Q&A. Alam nyo, sa totoo lang, masyadong matagal kapag ganito yung laban. Tapos, may top 5 pa, final question. And then, kukuha daw ng Miss Universe Philippines, Miss Universe Charity, Miss Universe Philippine Hope, first runner-up, at saka second runner-up. So, sabi ko nga, kahit tatlong posisyon lang, it's okay na. Halimbawa, Miss Universe Philippines, first runner-up at saka second runner-up. Alam mo kung bakit? Mas mapifeel kasi natin yung last two standing ng kandidata. Kasi parang feeling ko kasi, pag may mga ganyan na mga Miss Charity, Miss Hope, parang, di ba, kung title holder ka, tapos, sino ba yung nakaabang doon? Yung first runner-up o ang nakaabang dito ang Miss Charity at saka yung Miss Hope? Ganun ba? Bago mapunta sa first runner-up. Kasi ako, sa totoo lang, parang make it clear na lang sana ha, pagdating sa format ng Miss Universe Philippines. Dapat kasi, ang pinakamaganda na gawin nila ay yung format na top 16, and then top 10, then top 5 Q&A, and then mag-Q&A uli. Pumili sila ng top 3 para sa final Q&A. So, akin ganun ang pinakamagandang format. Alam nyo kung bakit? Kasi sinala talaga ng maigi yung kandidata. Doon pa lang sa top 16, talagang pilim-pili na talaga yung kandidata na ipapasok nila. And then, next is maglalaglag sila ng anim. So, top 10 ang ilulusot nila para mag-evening gown. Tapos, pipili sila ng 5 ng best 5 talaga para makalusot naman sa Q&A. And then, yung Q&A na yon uulitin uli para sa tatlong kandidata na mapipili nila, na ipapasok nila para sa top 3. And then, tama na yung title holder, first run, second runner-up, and first runner-up. More than may mga charity chat. Diyos ko, ang dami-dami ng corona ngayon dito sa Pilipinas. Hindi nga natin alam kung saan tong mga to maglalaban-laban, di ba? Kung iisipin mo, pwede naman kasi na ang idagdag na lang nila dyan ay first runner-up at second runner-up. Kasi sa kabilang pageant, sa Empire, di ba? Sa The Miss Philippines, ang dami ng corona doon. Bakit hindi na lang doon magsisalihan yung mga natalong kandidata dito para mabigyan sila ng chance na magka-corona doon at makapag-compete din sa international pageant? O kaya, wag na sila mag-pageant doon. Dito na rin sila pumili ng ipapanalo nila para makatipid din sila. Tapos, ano na, i-appoint na lang nila. So, okay lang naman din na by appointed, diba? So, yun. So, ako, para sa akin ha, kung format ang pag-uusapan, mas gusto ko yung format na top 16,
top 10, top 5, then top 3. So parang dinaya lang yung Miss Universe, di ba? Mas bongga yun kasi parang piling ko masala. More than dun sa magpasok tayo ng top 20, tapos ilaglag natin yung top 10, tapos ilaglag natin yung top 5, sa top 5, tapos ilaglag. Parang ang dami-dami, ang daming cut, tapos parang ang dami-daming kandidata na pinasok. Eh di, sa akin, 16 is enough, matira matibay. Actually, 15 lang dapat, tapos 1 for voting system. Diba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Ano nga bang format ang gusto ninyo na mangyari ngayon sa taon na to dito sa Miss Universe? Tingin ninyo, dapat pa ba meron pa tong mga Miss Charity, Miss Hope, Chubachenes na idadagdag nila for the title? Kasi ako, para sa akin, parang consideration na lang yan eh. Kasi di ba kung isipin mo nga si Katrina Dimaranan, di ba? Nabigyan siya ng Miss Tourism ba? Or Miss Tourism na title. Tapos parang hindi naman siya magkukumpit sa Miss Tourism. So ang ginawa niya, hindi niya natinapos yung reigning niya. Pumunta na siya ng Amerika at dead man na siya doon sa title ng Miss Tourism. Diba? So yun. So kahit naman sino, sino ba naman matutuwa sa title na yan? Parang pakonsuelo na lang sa kandidata. So sana maging ano tayo, direct to the point, ang hinahanap lang namin ng isang reyna at dalawang runners-up. Finish. Diba? So aanuin natin yung andami-daming girls para lang matuwa lang yung mga tagahanga na nabigyan ng title yung ano, pagtalo, talo, panalo, panalo. So, ganun yung labanan. So, galingan mo para manalo ka kung gusto mo talagang manalo. Diba? So, yun. Oh my gosh, nakakaloka. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Guys, walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na, hanggang sa muli natin chikahan! Paalam!